wala yung puta na puti. Feeling ko po may sumusunod po sa akin, lalo na po sa pinto, parang may dumidingin po sa akin. Tapos po, sa dito po sa bandang sofa, nung nakahiga po ako, may dumaan pong anino. Ayun lang po. Thank you. Pwede na po natin patayin yan. No. Naririnig po namin na may nagdadasog, may nag-uusog. Pero wala naman pong tao doon. Wala po kahit isa. Lagi po namin naririnig na may umuusog doon. Yun lang po. Sa bahay kung saan ako tatrabaho tuwing matutulog sa gabi ako magpapahinga na lagi akong binabangungot yung mga nagpaparamdam na anino madalas ko rin napapansin nakikita yun ang experience ko dito sa bahay. Yun lang po experience ko po tuwing papahinga. Ganun din po sa kay Kuya Ryan, mabigat po yung pakiramdam ko tas lagi akong pagod at tuwing pagising ko po yung masakit yung dibdib ko eh, lagi naman po ako nakatihaya, hindi ako natutulog agad. Natutulog ako madaling araw, iniwanan ako ng mga kasama ko, tinanggalan ako ng kumot. Tapos one time sa kubeta, ang amo ko, kala ko tinatawag niya ako, bumalik ako, pero hindi ako sumagot. Tawag siya sa be. Tinanong ko yung amo ko kung tinatawag ko, pero hindi. Tapos yung may umiiyak, yun lang. Tapos may parang hangin lang, anino, hindi ko napansin. Tapos bata, hinahawi yung kursina. Napagbintangan ko pa yung kasama ko kung hinahawi niya o hindi. Hindi naman daw. Ako po si Shin. Ang na-experience ko po dito po sa bahay, pag lumalabas po ako, feeling ko po may sumusunod po sa akin, lalo na po sa pinto, parang may tumitingin po sa akin. Tapos po, sa dito po sa bandang sofa, nung nakahiga po ako, may dumaan pong anino. Ayun lang po. Napanood nyo sa nakaraang vlog ang aking ginawang pagtitik kung nasaan ang mga entities sa bahay na ito. Ngayon, tutungo na kami sa ikatlong bahagi ng house cleansing, yun ay ang cleansing ritual. Inihahanda na namin ang mga gagamitin sa cleansing ritual para tuluyan ng maalis ang mga bakas, negative energy at mga entities na nanggugulo sa bahay. Panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung aalis na ba ang mga entities na nagpaparamdam dito sa bahay na ito. Naramdaman nyo, Kuya Rick, malakas talaga yung energy niya, yung nakakapagpagalawa talaga sa mga bagay-bagay. Ano nga eh, tsaka kanina inawa kanila ako dito, nagtatanong tayo. Para makasalag nila. Opo, kasi dadaan po kasi sila sa akin. Ganun po kasi yun. Parang conduit sa kumbaga sa kuryente. Kailangan nila ng dadaluyan. O, kasi pag nagana sila ng energy nila, dadaloy na po sana.
Oo, oh, eh, hindi naman pwede hindi sila sasagot. May mga ganun po talaga na sa utong maayaw talaga. Kukulitin natin sila kung ayaw nila. Okay lang naman po ba, nasagot naman po yung tanong nyo sa kanila, oh. Sir. Yun ba? Oo. Kaya lang, para silang ma-Friday, mas gusto pa nilang umalis na lang sila, kaso umuho sila na parang space. Parang gusto nila isang buong bahay po talaga. Yun nga, yun nga. So, mga kaibigan ha, nakipag-uusap kami sa inyo, pumayag kayo na lilipat na lang kayo ng ibang lugar. Tapos na makapagtanong si Sir Carl tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang bahay. Ngayon naman ay hinahanda ko yung mga gagamitin namin para sa cleansing ritual. Kaya yan, nakikita niyo mga kababalaghan yung aking ginagawa. Opa! Ito biglang nawala yung puta na puti. Yung kandila po, siguro po mga after 30 minutes, pwede na po natin patayin yan. No. Kasi ano po natin yan eh. Ilohal. Ang kandila po natin, napabigit na po. Puro siyang mabibigyan ko, sir. Ha? Nakakuha tayo ng ano. Yung mga elemento po kasi niya, wala nang pinipiling lugar yan, kahit matao, man. Ay, yung paligid lang po yan. Pati po salamin, sir. Para umano bumaba. Si mama kasi nag-i-intensive yung tinatawag sa sa'yo. Yan. Oops. Oops.
Buti, lumakas na naman. Ayan. Ayan ba yan, malakas na naman. Wala na tayo. Oops, yeah. Mga na kami. Ito, itong part na to. Nawala na po. Ano na na detect? Wala. Ay, tinapit pa ba po siya? Wala. Dito po. Wala. Hello. Yan. Ano mata pa lang? Pangan, sabihin. Wala na. Ano pa yung magiging baby ko eh. Ito kanina po sa salamin meron. Wala na. Wala pa rin yung salamin. Wala rin yung salamin. Ano ba? Ito mo ako.
May orasyon po kasi yan. Ito, nawalaan. Nawalaan. Patutin yung mga kaya sa sana. Wala na dito sa kama ni Seth. Okay, wala na. Clear na, clear. Sa kama. Ayan, wala na. Na doon sa kamas. Madilim yan kapag ano. Tapos na akong mag-cleanse yung ritual, kaya nag-usap-usap muna kami kung ano yung naging findings ko dito sa bahay. At nagkwento na rin sila ng mga experience nila dito sa bahay dahil unang-una nagpunta ako dito nang wala akong nalalaman kung ano yung mga nagpaparamdam dito at kung saan mayroong mga naninirahan o nag-i-stay ng mga entity. Kasi na nung nag-cleansing tayo kanina, nag-akyatan sila dun sa taas eh. Kaya yung divining rod natin, puro ano na lang. Hindi na nagbago eh. Nandun na sila, nag-akyatan na sila. Kaya dun ko rin napili na makipag-communicate sa taas kasi halos nandun sila. Kanina, nararamdaman ko habang nakipag-usap ako sa kanila, nakahawak sila sa akin. Kanina yun. Kaya lang, siyempre, magulo silang sumagot. Wala't no choice tayo. Talagang kailangan natin i-cleanse ng bahay. Ayaw pala nila ng magulo, lumipat na lang sila. Yun ang naging kasunduan natin. Possible nga yun, kaya sila nagalit. Dahil siguro tambayan nila to dati. Tapos na nabahayan, tapos kumbaga parang nag-expand na sanay sila sa tahimik, tapos naging masaya o naging magulo o may nagpapatugtog pa ng malakas. Parang nakatambayan doon nila yung pinakataas. Oo, kasi kung madalang nga naman ang tao, tanda natin kapag madalang ang tao, minsan doon sila naglalagi. Kaya doon sa taas, kaya nga sabi, nakupak pala sa video, ano na eh, ano tawag dito? Sabi ko dun sa taas meron talaga. Yun yung findings ko dito. Tapos na kami mag-usap ng may-ari at ng mga nakatira dito sa may bahay. Ngayon naman ay tutungo na ako sa huling parte ng aking pag-house cleansing. Yun ay ang paper ritual. Kaya mga kababalaghan, abangan sa susunod na vlog kung ano-ano ba ang itsura ng mga entity na nanggugulo dito sa bahay. Kaya ako si Kuya Rick, your friendly paranormal investigator. Dito lang yan sa Pababalaghan, Kuya Rick Paranormal Exploration.
Lagi nating tatandaan na di sa lahat ng oras ay multo ang nagpaparamdam sa isang lugar dahil maraming nilalang ang pinagmumulan ng kababalaghan. Mga kababalaghan, tulungan nyo ako na ma-hit ang 5,000 subscriber dito sa YouTube at 5,000 followers sa Facebook bago matapos ang taon. And please support our vlog para mas marami pa kaming mapuntang lugar na puno ng misteryo at kababalaghan tulad dito. Iniimbitahan ko po ang mga gustong makipag-collab sa amin. Just PM us on our Facebook page or comment down below. Sa lahat ng di pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload namin tulad dito. Peace! Wait, there's more! Sa lahat ng gustong ma-shoutout dyan mga kababalaghan, just comment down below and then ma-shoutout ko na kayo sa aking susunod na vlog.